Tapos umiiyak na nga po kami sa gilid kasi natatakot po kami sa kanya. Pagpapasok siya, huwag yung picture, ayaw ng picture, ayaw. Sinisigaw ko yung mga staff. Siguro kasi na anong brand ng iba pag sinabi ko kung anong brand yon, kung sino yung mga pinopromote mo na nakakapunta din ako. Tangin ako, totoong tawa. Sige nga, aminin mo nga. Aminin mo na yung balakang motoro. Huwag tayong plastic dito, puta. Hindi yung sasabihin natin sa social media na wala akong plan baguhin sa sarili ko. Tapos puta kayo na binabagong pa unti-unti. Huwag tayong ganun, pre. Alam mo yun, kung ikaw, pakiramdam mo, takot na takot na mawala ng subscribers, puta, ingatan mo yan off-cam. Ingatan mo yan off-cam. Magsama ka ng maayos sa iba. Hindi ko lang mabanggit yung mga pangalan ng mga tao na yun, pero puta, ang dahilan mo lagi, depression mo, sis Kastakli, putang ina. Gets ko naman na may ganun, pero not all the time, gawin mong valid yun. Lagi yun. Tsaka, ina, ito, may nanonood sa akin. Dyan, JC Tro. Putang ina! Grabe mo ilaglag sa akin, bata mo! Huwag mo kung aanohan na bata mo. Yan, tropa din kita, kilala kita. Tol, bata mo yung alaga mo. Yan, pero ikaw mismo nagreklamo ka sa akin na sinigaw-sigawan kaya sa isang resort. Ang ina, pinapahiya ka sa lahat ng maraming tao. Yan, mga nakapaligid sa'yo, Zeinab, ingatan mo din. Ingatan mo din kung sino naman taong pag-atiwala. Ano, sino bang, sino yung naman advice lang naman to. Sa putang ina, hindi naman tinatanong to ni Fowler. It's a prank, tol. Hindi ako babayad na tatawagin mo trash ang pamilya ko. Sino mas trash ang ugali ngayon? Sino ba? Ako, makikita niyo ako, sige, pwede akong mag-breakdown, pwede akong mag-alit, pwede akong mag-gamali, pwede akong maging toxic minsan para sa mga best friend ko, pero never ako magpapakita sa inyo. Na putang ina, eto ako, eto ako. At saka tigilan nyo ka, ito ah, sa mga nanonood naman, tigilan nyo yung kaka-post or kaka-comment na, alam nyo kayo mga vlogger, hindi kayo tumutulong. Tangina, napakaganda ng project ng fab ko. Lahat yun pagtulong sa aso sa mga tao, hindi po kasi talaga po pwede, sa totoo lang, na pinapost or binivideo ng mga vloggers ang pagtulong. Hindi, dati ginawa ko yan eh, pero mali. Kasi poverty porn yun, tol. Mali yun. Hinihiya mo yung iba na mahirap sila at inibigyan mo. Kaya ako, hindi na ako nag-post ng ganyan. Ang akin na lang, thankful na lang ako yung mga personal nagpapasalamat sa akin. Hanggang doon na lang ako. Pero yung awa nyo na Wilbert tulungan to shit na yan. Ang akin lang, sino bang mas trash ngayon? Dahil hindi ako papayag na tatawagin mo yung pamilya ko na trash. Nakilala ko si Kastakli sa totoo lang, sa totoong buhay. Sobrang bait niya, wala akong masabi. Ilang beses ko nakasama yan si Daryl. May inuman, may gala lang, or may event, ganyan. Sobrang bait. Hindi ko alam na ganyan siya as a partner sa'yo or what. Siguro nga, baka babaero siya. Di ba nakita pa nga kayo dati, sobrang tagal na kasama pa ni Kastakli. Ako masasabi ko, ang dami nagkasabi sa akin, kasi ugali niyan, kaya ginanyan ni Skasta. Parang naman sa akin sa partner, kasi ang daming umilipal dito about kay Skasta. Hindi dahilan pa rin yung kung may ugali yung tao para taguhin mo. Iwanan mo kung di mo na kaya, pero yung para taguhin mo, mali yun, may bata. Pero again, ang akin lang dito, babalik lang ako ng babalik sa, may kasalanan ka sa akin noong 2018. Pinalampas ko yun. Pinalampas ko yan sa Zeinab Harare. Nangyari yun, kitang-kita ko eh. Nag-away kami ni Rob noon, pero kumalma ako. Sabi ko, baka lasing, ganyan. Tapos ito pa yung pain, sorry, may nakalimutan ako. Ito pa yung matindi. After kung gumanon, tinawag ko si Rob, nag-usap kami. Lumabas siya kay Cha. Alam na tao sa paligid mo yan. Andun din yung dati mong best friend, sino ba no? Si Melvin, nakita na rin yun, nang gumanon ka. Okay, lasing ka. After noon, bumalik si Rob para magbabay na lang, di ba? Anong nakita ko sa'yo? Nandun ako sa gilid. Hinahalikan mo kung sino-sinong babae. Nakikipagalikan ako pa. Pati sa tropa ko kay Hill, yung tomboy na mataba. Gulat na gulat ako. Oh my God, lasing na lasing si Paula. So okay lang, sige. Pwede naman tayong lahat ganun malasing. Pero tol, tangina, huwag tayo magmamali sa social media. Iiyak ka na naman dahil sa ganito. Ganito na naman na nasasaktan ka. Hindi na ikaw yung may nararamdaman. I-validate mo rin yung iba. Alam mo yun, may mga mali ka rin gawain. Sige, nabigay ka ng pasensya kasi putang ina, napahiya ka with SS. With SS yun, pare, ano laban mo dun? Wala. Unless maglabas ka din ng SS mo na, oy, wala akong sinabing trash yung Toro family, ha? Di ba? Putang ina, maglabasan tayo ng putang mga totoong gali dito. Ito yung puro, tarat na, tara, tangina. Puro ang bait-bait sa media, di ba? Ang akin lang, tangina, gagalito talaga ako, tinawag mong trash.
parts lang ako. Hanggang palpitate ako eh. Kung ano lumalabas sa bibig ko, eto yung walang cut, eto yung walang post, pucha. Diba? Wag, tol. Wag yung mga bago, wag yung pamilya ko. Wag. Ang daming bata sa pamilya ko. May nangyari bang ganito? Si Rob, lasing. Bobo rin yun eh. Nagkukwento siya sa kumpare niya about kay Zeinab, ganyan. Mali naman ni Robert, kinukwento niya. Uy, alam niyo sa Zeinab, yung lasing ganito, pinakita sa akin yung ano, ganyan, ganyan. Nasnitch siya ng isang ampun niya, binidyo tapos sinaplog. Tapos ano yun ni J.C. Drog, eh, nasukan mo si Rob. Mali naman ni Robert, dapat hindi niya kanya case and tell. Pero alam mo kung nangyari yun, tol. Alam mo yan. Hindi na ako mag-expect na may message mo ako mag-sorry ka. I think you've got pride. Like your friends. Ngayon, anong babato mo sa akin? Buka ko dati. Yes, present! Ano ako, naging gamit ako dati. Yes, present! Hindi ako proud, pero putangina, hindi ako naglilihim. Hindi ako nagpapanggap. Bato mo lahat, ano pa bang babato niyo sa akin? Diba? Lalo na, kung ang social media ay ang vlog natin ay about life update. Lahat sinishare ko. Ang akin lang, ayoko talaga ng ganun. Kasi kung kakantiin mo kahit ng salita at kumalat sa media na trash ang pamilya ko, na walang ginagawa sa'yo, tangina, grabe naman tingin mo sa aming mga social media artists. What the fuck? Ano naman kung 13M ka lang? Para sa akin lang yun. Number lang yun, tol. Siguro pwede ni tayo parehas ng kinikita kasi malaki yung sa'yo, pero pare-parehas lang tayong tao, pare-parehas lang tayong tumatae, pare-parehas lang tayong matatrabaho para sa pamilya, but never kang titingin sa iba. Tatawa lang mo si Wagos. Nakakatawa lang mo talaga si Wagos. Pero tangina, napakabait dun pag nakilala mo. Yung tingin mo sa kanila, tingin mo sa amin, basura. Ang pangit naman nun, tol. Influencer. Alam mo ang lesson dito? Yung sinasabi mo kanina sa live mo na ang lesson is mag-ingat ka sa mga tao mga kasama mo. Iba yun sa ingatan mo ang mga kasama mo. Magkaiba yung mag-ingat ka sa nakasama mo sa ingatan mo sila. Pero parehas ang tama. Pero ang pinaka-lesson dito, Zeinab, para maintindihan mo. Si bata ka pa eh. Naintindi kita. Katotoo lang. Kanina nga kumakalma ako pero ayoko kasi talagang naaari yung pamilya ko eh. Alam mo yon. Kaya parang siguro okay lang din naman po pala. Ang tamang lesson kasi dito, huwag kang masyadong mataas ang tingin sa sarili. Huwag masyadong mataas ang tingin sa sarili. Huwag yung mga nagsasponsor sa'yo, etc. Ingatan mo sila. Pakitaan mo lang pa-thank you pagmamahal. Alam ko yan, mga tinte mo na yan, magre-react yan. Pero alam nyo na sarili nyo kung paano. Diba? Alam nyo kung paano. Yung sinabi ni Wilbur na lalabas, totoong lalabas talaga yan. Kasi ang dami mo nang naganyan. After nun, di ko alam kung nakakalimutan mo na ginawa mo yun sa jowa kong time. Yung jowa ko sila noong time na yun eh. Wala naman nakagka-message tayo dati, pero wala kang ano-an. Diba? 2018 natin, 2019. Basta ganun yung nangyari nung inuma. Binabawi ko yung part na yun. Basta yung sa inuma na yun. Kasi naging kami nilang sa 2018 eh. 2019 yung ata yung may shit, di ko lang matandaan. Pero alam mo, nakasama lang ako siya na maayos, reply lang ako, na ganyan-ganyan. Pero, yun lang. So, kung tatawagin mo kami trash, gusto ko din labas na isa ka rin malaking basura na takot mawala ng subscribers. Takot na takot. Kaya, live agad, explain agad. Diba? Takot na takot eh. Sabi ko pa naman nun, doon napipikot na ako. May time kasi, di ba, na naiinis ako. Nakisali pa nun si Dwanalin. Nakifag. Gano'n lang ako. Sa Twitter. Sabi ko pa, buti pa doon sa site, hindi nakikisali. Buti pa doon, hindi kampihan. Tapos ngayon, papakitaan mo ako ng ganyan. Wala akong ginawa sa ito. Wala akong inano sa'yo. Kahit nung magrarampa tayo noon, ay hindi kasi ako ganyan eh. Hindi ako nagubat, ayaw ko nang masyadong ganito. Tapos puta, ano dumaan akong urban? Ay, taray, kita sa mga sayo ka, nakapay-picture, nag-work ka doon, nagda-dancer ka, puro 1K. Mami, ka-plastic ka. Huwag mong sabihin diyan, totoo! Ha? Huwag mong sabihin diyan, totoo. Kahit ano mo kay Godi at lahat ng nakapanood
nakatakas yung pamilya ko. Pero nagsasabi ako ng totoo. Hindi ko didelete to, huwag kang mag-alala para masimulan mo ulit kung nanonood ka. Kwento mo yan kaya masama ako dyan. Siyempre, ito naman yung side ko naman. Hindi naman po pwedeng ganun-ganun lang. Ang akin okay lang eh. Pag siguro mo ako lang, Tony's a trash. Okay lang. Kung ano nang basura eh. Diba, itsura ko nga, o grogi pa ako sa gamot. Okay lang, ako sige lang. Pero wag naman yung Toro family. Naghihirap yung mga yun, kada content nila, kada trabaho nila. Pinaghihirapan nila lahat. At ang matindi sa Toro family, wala silang kinalam. Umangat sila ng ganun. Kahit sabi mong 1M, kahit sabi mong 2M, 500K na hindi sing taas nyo, hindi nakipagkulang, hindi nakipagplastikan, hindi nakipagbayaran. Kaya huwag na huwag mo sasabi yung trash ang Toro family. Paulit-ulit kong duduktok sa iyan, girl, ha? Paulit-ulit. Ngayon, i-deny mo nang i-deny. Sige lang, i-deny mo lang nang i-deny. Siyempre, i-deny mo yan. Ay, hindi ko sinabi, hindi ko ginawa, hindi ko... Sige lang, girl. Sige lang. Kasi ako, alam ng mata ko ngayon nakikita ko. Kita na kita ko. At dinig na dinig ko. Ang mga chismis, kahit saan ako magpunta, isa at isa lang ang kinukwento sa'yo. Miss Tony, bakit po kayo ganyan? Bakit po si ganito ganyan nagkukumparahan? Sabi ko, ay, ako pa nga nag-expect puta. Aba, panganak lang ng tao, syempre, na anuhan din, may problema. Tindihin nyo na lang, pero all the time. All the time. So, yun lang mga lamad sa akin. Hindi ako kakandik pag hindi ako nabanggit. Hindi ako mag-asalita kung hindi ako nadamay. Nandito lang ako para magsabi ng kung may natotohanan ka, mas natotohanan tong shit na to. Huwag tayong ano. Alam mo yan. Hindi ako nagsisinungaling. Sabi ko nga sa'yo, tawagin na akong kahit na ano, malande, pok, toxic, problematic. Pero hindi ako sinungaling. Hindi ako sinungaling. Ngayon, kung totoong may... Ay, sabagay, wala siyang bayad. Kung totoong hindi pride ang pinapahiran mo, kahit napahiya kita, alam mo may kasalanan ka sa akin. Sinabi ko na dito, dahil bakit? Tawagin mo namang trust yung pamilya ko, di ba? Paulit-ulit na lang ako. Paulit-ulit na lang ako. Wala nang ano to. Wala nang sense tong life ko. Sige na, yun lang. Yun lang. Yun lang. Wala din naman ako masasabi. Actually, pero pa pala. Pero... Tsaka na lang. Sa baha, sa palas na. Sa pahalas na. Ay, Sasha na parang watching. Hi, Sasha na. Napakabait po ni Sasha. I-collab niyo po yan. Sobrang bait niya na artist na yan. Nung nagka-issue ako, nag-message siya sa akin at sobrang kinomfort niya ako kahit hindi niya pa ako kilala. Alam mo yon, sobrang friendly ng tao yan. Okay, isa pa. Si Mark at si MG, ang isa sa mga pinakatotong taong nakilala ko sa social media. Hindi rin sila basura. Maybe si Mark, nagkaroon siya ng problema, pero hindi siya basura ng tao. How dare you nasabihin yon? Sino ka? Sino ka? Dahil sa subscribers na mataas? Sino ka? Wala kang karapatan. Pare-parehas lang tayo mong magugutom at tumatahay. Paulit-ulit sa ako dito. Hindi sila basura. Sa lahat ng pagtatanggol sa'yo ni MG, tatawagin mong basura. Tatawagin mong basura. Very wrong ka dun. Very wrong ka dun. Saan na ibang mga chika pa? Kasi